Magandang araw muli sa inyo mga guys. Ako pala si GM Autotech. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pindutin mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. Bali, ang ituturo ko sa inyo ngayon mga guys ay magwa-wiring tayo ng isang horn o busina sa inyong sasakyan. Pwede ito sa motor, pwede ito sa kotse, pwede rin ito sa mga truck. Bali, ganito yung gagawin nating procedure sa pagwa-wiring ng horn sa inyong sasakyan o busina. At ito yung ituturo ko sa inyo ngayon mga guys. Bali, mayroon tayong 12 volts battery. Ito yung ating gagamitin. Yan po, 12 volts battery. Tapos mayroon tayong fuse. Bali, ang ginamit kong fuse mga guys ay temporary lang ito. Bali, 10 amperes na fuse. Tapos mayroon tayong switch. Mayroon tayong relay na 4 pin yung ating relay na gagamitin. Tapos ito yung ating busina na gagamitin. Itong istilasyon na ganito mga guys, pagwa-wiring sa inyong sasakyan ay pwedeng i-apply ito sa motorsiklo, sa kotse at sa inyong mga truck kung mayroon kayong sasakyan. Bali, una sa lahat mga guys ay gagamitan natin ito ng wiring diagram. Kailangan bago tayo mag-istilasyon sa ating sasakyan, gagawa muna tayo ng wiring diagram para mabilis tayo sa pagwa-wirings o pagkukonek-konek ng mga fuse, switch at saka relay, saka kung ano yung ilalagay natin na ilaw man o busina sa ating sasakyan. Kailangan mayroon po tayong diagram mga guys, dahil ang diagram ay napaka-importante yan sa lahat pagka tayo ay magwa-wiring ng ating sasakyan. Tulad lang ng isang bahay yan, kailangan may plano para maganda yung procedure ng paggawa natin. Kaya ito mga guys, bali papakita ko sa inyo yung ating wiring diagram na ginawa dito sa ating connection. Ito po yung ating ginawang diagram mga guys. Bali, mayroon tayong 12 volts na battery. Mayroon tayong fuse. Mayroon tayong switch. At mayroon tayong relay. Mayroon din tayong rito, yung horn na gagamitin. Yan po yung ating ginawa dito sa ating pagwa-wirings na i-demo ko sa inyo ito. Yan, kung makikita nyo yan. Yan po, parehas na parehas po yan. Bali, itong wiring diagram po natin ginawa ay yan po yung ating sinundan. Bali, yung switch po natin, pwede tayong maglagay ng switch sa positive side at pwede rin tayong maglagay dito sa negative side. Pagka busina yung ating ikakabit o horn ng sasakyan. Yan po. Yan, pwede nyo pong kopyahin yung pagwa-wirings na yan para pagka naglagay po kayo ng wiring sa inyong sasakyan ay pwede nyo pong sundan yan mga guys. Yan po. At titesting natin kung ito ba itutunog o hindi. Yan po. Ito po yung kanyang switch. Yan po, sobrang lakas ng ating busina. Halos tatalon siya sa sobrang lakas. Yan, bali ang ating switch po mga guys ay nakalagay sa positive side. Ito po siya. Yan po, nakalagay po siya sa positive side. Mamaya ililipat po natin sa negative side. Pwede rin po siya sa negative side mga guys. Yan po, parehas lang po yon. Pagka horn po yung ating gagamitin na ikakabit sa ating sasakyan, yan po yung pagkukoneksyon. Yan po. Yan. Kung ano po yung nandito sa diagram, yun po yung ginawa natin sa actual. Yan po yun. Yan po mga guys. Testingin natin ulit yung ating horn. Switch natin dito. Yan po. Malakas. Malakas siya. Talagang napakalakas ng busina na to. Yung ibang busina na ginagamit mga guys ay bali body ground na siya yung ibang busina, pero itong ginamit ko dito ay siya opposite, pwedeng negative, pwedeng positive yung pwedeng magbaliktaran to kanyang wire dito kasi dalawa yung kanyang pin sa ating horn na ginamit. Yan po, pero importante po sa lahat, pagka kayo po ay magwa-wirings, kailangan po mayroon din kayong gamit na test light o tester. Yan po. Pag magwa-wiring kayo ng sasakyan ninyo, kailangan may gamit kayong tester o test light. Yan po. At kailangan mayroon din tayong multimeter.
nagagamitin. Yan po, para mas lalo pong sigurado yung gagawin natin na pagwa-wiring sa sasakyan po. Kailangan mayroon din tayong gamit na multimeter. Tulad itong multimeter na to. Yan. Yan po mga guys, yung mga kailangan sa pagwa-wiring sa isang sasakyan. Yan po, sana makakatulong sa inyo itong ganitong pagwa-wiring sa pagkakabit ng busina o horn sa inyong sasakyan mga guys. Yan. Bali, ang gagawin natin ngayon, ililipat po natin sa negative side yung ating switch dito. Yan po, papakita ko po sa inyo kung paano po siya ilipat. Pwede rin pong dito sa negative natin ilagay yung ating switch tulad ng nasa ating wiring diagram. Yan po. Kaya po yung wiring diagram na ginawa ko, bali nakakabit siya sa positive ngayon. Ngayon ililipat po natin dito sa negative. Yan po, kung makikita po ninyo, yan. Ayan po, ito po ang ating switch mga guys, ay ililipat po natin dito sa negative. Yan. Lagyan natin ng temporaring tape. Yan po mga guys, bali yung ating switch ay nilipat po natin dito sa negative side. Kanina po nasa positive tayo, yung ating switch nilipat po natin ngayon dito sa negative. Yan po, ito po yun. Papakita ko po sa inyo, yan po. Ito yung fuse, ito yung switch natin kanina sa positive. Ito yung ating relay. Ito po yung ating horn. Ngayon po yung ating switch po, nilipat ko po dito sa negative. Yan po mga guys. Yan. Bali, titistingin po natin ngayon yung ating busina. Yan po. Yan. Kung makikita nyo po, halos parehas lang po yung kanyang tunog. Yan, parehas lang po siya na gumagana. Nilipat po natin yung ating switch sa negative side po. Yan. Kasi mostly ang ng ating horn sa sasakyan ay nakalagay sa negative yung kanyang switch sa ating steering wheel. Kaya yan po yung ating ginawa ngayon. Yan. Ito po yung ating diagram. Yan po, pwede nyo pong sundan yan. Yan po, parehas na parehas po yan yung ating ginawang connection dito sa actual. Yan mga guys, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pindutin mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking masusunod pang mga video na i-upload. GM Autotech. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at suporta ng aking YouTube channel. Yan po, sana po huwag kayong magsasawa sa panonood at pagsubaybay sa aking YouTube channel, GM Autotech. Maraming salamat po.